Magandang gabi po mga ka-healer, ako ulit po si Brother Arman Lucenier po, ang iyong kapatid sa gamutang espiritual. Ngayon po, medyo matagal din po ako nakapag-upload ng mga videos sa YouTube. Salamat po sa pag-subscribe ng aking YouTube channel o sa pagpapanood. At salamat kung meron po kayong natutunan sa aking mga videos. At maraming salamat po sa mga nag-like at nag-share ng aking videos. Ngayon po mga ka-healer ay ang i-share ko naman po sa inyo ay ang pagbabasa ng Biblia. At dun po natin kukunin ang mga panalangin na pang pre-over sa panggagamot espiritual. Lahat po naman po ay makapangyarihan ang dasal. Kahit po hindi po siya Latin o Tagalog o English, yun po ay makapangyarihan po, lalapat po kung tumaloy ang kalakasan ng Diyos sa atin at tayo ay magpagamit sa Diyos upang magpapagaling ng mga taong may karamdaman, physical man o spiritual. Lahat naman po ay gagaling kung ay kalooban ng Diyos ang masunod. Yun po, bago ko po i-share sa inyo ay marami pong katanungan kung bakit matagal ako nag-upload ang aking videos at maraming nang hinayang. Dahil sa kadahilanan po na mas priority ko po talaga ang aking trabaho. Kasi po, kung panggagamot po ang aking i-priority, ay hirap po talaga matustusan ang aking mga pangailangan araw-araw o matulungan ang aking mga nag-aaral ng aking pamangkin o sa aking mga magulang. Kaya po, hindi ko po nagpukusan ang panggagamot espiritual. Kung yung lang po ay mga nagsabi na meron na po ba akong napagaling sa espiritual, wala pa po ako napagaling. Ang Diyos po ang siyang nagpapagaling at ginagamit po ako. Hindi ko po yun inaako na ako ay nagpapagaling ng mga taong may sakit. Kasi po ang magpapatunay niyan ay yung mga taong aking natulungan. Pero hindi po ako masyadong aktibo sa gamutang espiritual. Marami naman po kung gusto niyo magpagamot at kayo na mismo gagamot sa iyong sarili, siguro uringin niyo lang po ang mga panalangin na napapanood niyo po sa YouTube at saka nababasa niyo sa mga libro o mga Biblia. Ako rin po ay kagaling ko rin sa aking sakit. Kumbaga, kahit ako magagamot, eh siyempre, maniwala pa rin po tayo sa doktor. Kasi ang doktor po sa physical talaga ay totoo po naman talaga. Kaya kung may gamot spiritual, meron din pong gamot sa physical na karamdaman. Ngayon po, para mas lalo po nating mapagana ang orasyon o ang dasal na ito ay sikapin po natin na sundin po natin ang kalooban ng Diyos. Ako rin po mga ka-healer ay makasalanan. Wala naman po sigurong tao na walang kasalanan dito sa lupa. Lahat sa mga kumbaga maedad ka na o nasama, tamang pag-iisip ka na ay magkaroon ka rin talaga ng mga pagkasala. Pero wag po natin na isaisip na sabihin na tao lang po ako at nagkakamali. Hindi, mahirap naman siguro magiging pusa at saka aso. Tao po tayo. At sikapin natin na sundin natin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Maraming nagsabi na maraming may magandang mga trabaho, maraming nagsabi na maraming pera, pero kung unawain niyo po yan na maraming pera o magandang trabaho, wala pong madali. Lahat po ay mahirap. Bago makamtan yan ay bago ka maraming pera ay paghirapan muna. At bago ka magkaroon ng magandang trabaho ay siguro ay mag-aral ka muna. Kahit
sa spiritual naman, kung siguro mo ay, kung siguro na ikaw ay maging magaling, mag-aral ka rin sa spiritual na gamot, pamaraan na gamutan. Huwag kang humahanga sa iba na yung iba kaya nilang magpagaling, namumugot ng masamang espiritu. Lahat naman po tayo ay may iba't ibang kakayahan. Kaya maniwala ka sa iyong sarili at maniwala ka sa Diyos na ang Diyos ay suma sa atin. Ang templo ng Diyos ay ating katawan. Kaya tayo ay nakapagpagaling ng taong may sakit. At tayo ay sumasamba ng pangalan ng Diyos. Marami ang pangalan ng Diyos. Biblikal naman po, napakarami. Pero sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang taon, pero isa lang ang ating sinasamba. Kahit naman sa relihiyon, marami ang Diyos sa relihiyon. Iba ang Diyos ng Katoliko. Iba ang Diyos ng born again. Iba ang Diyos ng Sabadista. Iba rin ang Diyos ng Iglesia ni Cristo. Iba rin ang Diyos ng dating daan. Pero isa lang ang Diyos. Kahit nagkaroon ng maraming Diyos dahil sa paniniwala. Ang sa Katoliko naman ay ang turo ng Diyos sa atin ay walang bawal na pagkain. Sa Iglesia ni Cristo, ang turo ng Diyos nila ay bawal kumain ng dinuguan. Ang Sabadista naman ay bawal kumain ng baboy. O sa ibang mga reliyon, maraming bawal. Kahit maisip natin na marami ang Diyos, pero isa lang ang ating kinikilala, ang Diyos Ama at ang Anak ay isa. Biblikal naman po yun lahat. Kaya nagkaroon ng conflict dahil sa ating mga iba't ibang congregation o samahan ng panampalataya. Kaya nagkaroon ng iba-ibang paniniwala. Kaya kailanman ay hindi o wala tayong pagkakaisa sa panampalataya sa Diyos dahil iba't iba ang ating panampalataya. Iba-iba ang ating tradisyon ng ating panampalataya. Tulad ko bilang isang Katoliko ay maraming traditional sa Katoliko na hindi naman din nakasulat sa Biblia. Baka siguro ito yung mga nakasulat sa mga libro ng mga pare o mga Santo Papa na naging kaalaman ng mga deboto ng Katoliko. Kahit bilang isang Katoliko ay marami din akong katanungan sa aking congregation na sinalihan. Pero yun lang po ay umpisa na aking ako isang goal ay ako po talaga ay binyagan ng Katoliko na aking mga magulang. Kaya wala ka na po ng ngayon kung maisip po na maglipat ng ibang reliyon ay nasa tamang pag-iisip na po ako. Pero pagmasok po kayo sa spiritual, basta't ang paniwala nyo po ay ang tumulong sa kapwa at maglingkod sa Diyos at maniwala sa kanyang mga salita. Ang pag-share ko po sa inyo ng dasal ay i-audio ko lang po ito at isulat ko rin po sa screen ang mga panalangin. Ito po ay Tagalog. At kung ito rin po ay uriin nyo po sa Biblia, ay ito po ay makikita at ilagay ko rin po ang mga verse kung saan po nakukuha ang mga dasal na pang pre-over o healing, kahilingan para mapagaling natin ang taong may karamdaman. Ito ay sa panampalataya sa Diyos. Kumbaga, maniwala ka sa Diyos. Walang ibang dalangpanan kundi ang Diyos ang lahat na may likha sa atin. Kaya mga kahilir o mga kapatid ko sa panampalataya, respetuin po natin ang lahat ng nilikha ng Diyos. Kasi ang lahat din po na ito ay mayroong balik din sa atin kung ito ay ating inaabuso.
kahit kung naniwala ka sa Diyos, lahat ng bagay ay napakahalaga. Huwag mong sabihin na, ay, aso lang yan. Ay, pusa lang yan. Huwag mong ilalang ang mga bagay na nilikha ng Diyos, kasi kung ang Diyos magsalita, tao ka lang. Alisan kita ng buhay, kaya kong alisan. Ganun din ang tao, kayang pumatay ng aso. At kayang pumatay ng kapwa-tao. At kayang pumatay ng mga ibang-ibang hayop. Pero tandaan natin, kaya sabihin natin tayo'y mamatay, pero swerte mo kung mamatay ka na hindi ka parusahan. E kung mamatay ka sa sakit na dandahan, napakahirap yun. Kasi kung ano yung ginawa sa iyong kapwa, ay babalik din sa atin. Kasi po, ang Diyos ay suma sa atin. Binabalik lang ng Diyos kung ano mga ginagawa natin sa ibang tao. Kahit kung gawin kung anong ginagawa natin sa ibang tao at mangyari sa atin, alam na kung bakit nangyari po yun sa atin. Kasi nga, huwag po nating ilalang o minamaliit ang mga bagay-bagay na nilikha ng Diyos dito sa lupa. Respetuin natin yan. Kasi naniwala talaga ako mga kahilya na walang doktor o ilang scientist na nakagawa ng bata na hindi dumaan sa pagkukontak ng lalaki at babae. Walang scientist na nakagawa ng pusa. Walang scientist o doktor na nakagawa ng aso. Kaya respetuin natin lahat. Kung kayo ay magagamot spiritual, ugaliin niyo pong mag-alaga ng hayop, mga pusa, aso, at yan po talaga ay makakatulong sa inyo. Alam na mga hayop na yan kung mayroong gumagambala sa iyong espiritu o masamang espiritu. Kaya kung sino man nakakilala sa akin, ugaliin niyo pong mag-alaga ng hayop. Andun yung magastos po ang pag-alaga ng hayop. Andun yung oras mo, nakatuon ng oras. Pero kung ang balik nito ay nakakabuti sa atin o sa hindi magagamot spiritual, ay ito yung napakaganda at nakakatulong sa atin sa ating pang-araw ng paggamot spiritual. Maniwala po kayo sa akin na pag-alaga po ng pusa at aso habang ikay nagagamot ay napakalaking tulong po sa atin. Hindi lang po ako ang nagsalita na yan, ay marami po yan na nagsasabi na lupat sa mga matatanda na magagamot ay kailangan mong mag-alaga ng mga hayop. Kaya ulitin ko, respetuin po natin ang mga nilikha ng Diyos dito sa lupa. Huwag niyong alisin yung words na lang, kasi nga parang sinasabi mo pa is meron pang pwedeng gumawa sa mga ganong bagay. Huwag mo naman pong sabihin na pag nahihirapan ka, sa Diyos ka lang lumapit. Bakit may lang? Diretso ka na lang, sa Diyos ka lumapit. Walang ibang dalangpanan kundi ang Diyos, kasi siya yung may likha sa atin. Kaya sabihin natin na hindi nadinig ng Diyos ang ating kahilingan, baka may kulang ang ating panalangin o tayo ay hindi tayo nagpapatawad sa ating kapwa o tayo ay mayroon kasalanan sa Diyos at sa tao. Kaya hindi agad nadinig ng Diyos ang ating kahilingan. Niwala po ako sa mga santo, pero depende po yan sa inyong maniniwala. Kasi po, kung nakikita po natin bilang isang Katoliko, ay iba-iba ang ating tradisyon at paniniwala. Pero magbabase po tayo sa turo ng Diyos, huwag po yun sa kasanayan o sa katuroan na hindi naman
na ayon sa utos ng Diyos. Kasi isa lang alam natin na ang Biblia ay hindi pwedeng dagdagan o bawasan man. Kasi nga, hindi naman yun maganda. Kahit ngayon na papalapit ng mahal na araw, siguro kung sa mga gustong maghilir ay palakasin po natin ang ating pananampalataya. Ugaliin po natin na magbasa-basa. Magbasa-basa muna tayo ng Biblia at bago kayo pumasok sa panggagamot spiritual para ma-analyze yun na ang panggagamot po ba spiritual ay maganda o hindi maganda ang kahantungan. Kasi kung papasukin mo ang panggagamot spiritual ay andun yung handa ka. Handa ka makulam, handa ka mabarang, handa ka magkaroon ng sakit na hindi mo alam. Kasi gamot ang spiritual ay hindi nakikita. Pero ay ito yung naramdaman. Makakaramdam ka lang ng mga tusok sa ulo, tusok sa tagalira. Kaya huwag kang magiging arugante sa panggagamot. Kasi nga baka makatagpo ka ng mangkukulam na malulupit na pumatay, pumapatay talaga na hindi na pinapahirapan. Ako po ay tubong Bisaya. Alam ko ang mga ugali ng mangkukulam ng Bisaya. Pero kung Bisaya na tulad natin, medyo pa mild pa yung pagsilang mangkulam, parang abot ka pa ng 6 months, 1 year, o 3 months. Pero pag mapunta ka sa mga natawag namin na mga igurot, yung mga maitim na nasa bukid-bukid nakatira, o natawag sa amin sa Bisaya na kongking. Pero pag dyan ka mapunta at makulam ka sa mga tao na yan, i-garanti ako sa iyo, isang linggo ka lang, patay ka na. Kaya sa pagkagamot, easy-easy lang, huwag kang mahilig manakit. Kumbaga, pag-aaralan mo hindi yung bahal ka ng banat, bakit siya nagkasakit, ano bang dahilan? Kasi maraming nakukulam na yun pala ay rapist, yun pala ay mapaglamang sa kapwa. Kaya walang dahilan na kukulamin ka ng mabigat kung hindi rin mabigat ang iyong kasalanan. Ulitin ko nga, kung ang panggagamot ko ay may kulang, kahit nga sinisikap ko pa na mag-aral at i-share sa inyo, baka rin ito ay makakatulong. Pero kung mangkukulam sa amin sa Southern Leyte na yung mga batikan, siguro ang buhay ko rin ay hindi nahaba. Kasi nga, naniwala ako sa Diyos. Ang mangkukulam din ay mayroong Diyos. Hindi naman po ako perfectong tao. Kaya kung magkamali ka sa iyong galaw o sa iyong ginagawa, ay simenteryo talaga ang iyong pupuntahan. Magaling ang mangkukulam sa Southern Leyte. Kung yung kwento lang po ng aking tiyuhin na namatay na kinulam, siguro kung nakakita kayo ng aso at ganun ang mukha niya nung namatay, nagmumukha din siyang aso. Kaya hirap. Kaya kung gusto niyo manggamot spiritual ay ito ay yung pagmuni-munihan. Kung kayo po ba talaga ay interesado, baka lang bugso lang ang damdamin na humahanga kayo at gusto rin manggamot. Isa lang alang ang iyong kaligtasan. Makagusto kayong magpanggamot, makapagpagaling ng iba, at kung kayo na ang makulam, baka hindi po natin mapagaling ang ating sarili. Kaya andun yung pag-iingat sa pagpasok gamot ang Espiritu. Andun yung antas ng pananampalataya at paglilinis ng ating katawan para maging
kaya aya tayo sa harapan ng Diyos. At kapanipaniwala ang ating sinasabi sa ating mga kapwa. Yun lang po, at sa next video ko naman po ay i-share ko naman po ang healing na Latin. Ngayon po, ang i-share ko po sa inyo ngayon ay healing na Tagalog sa gamotang espiritual. Ilalagay ko lang po sa screen at i-audio ko po ang mga panalangin. Maraming salamat po. Ng gabi po mga kailer, ito po ay i-share ko na po sa inyo ang audio na panalangin. Ilagay ko lang po sa screen at hindi na po kayo mahirapan. O mawag Jesus, mangyari nawa sa taong ito o sa may sakit na ito ang iyong sinabi na ang anumang hingin sama sa iyong pangalan ay pagkakaloob. O mawaing Hesus, ako'y sumasampalataya sa iyong sinabi na ang mga itong mga karamdaman ay hindi maalis ng anuman maliban sa pamagitan ng mga panalangin, kaya idandalangin ko po sa inyo ang pagaling ng may sakit na ito. O mawaing Hesus, sinabi mo po na ang sinumang nampalataya ay gagawin din naman ang mga gawa ng iyong ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa iyong mga ginawa. Huwag na pong humigit ni matulad sa iyong mga ginawa, kundi gumaling na lamang ang may sakit na ito ay sukat na sa akin at labis na sa akin at lubos akong nasiyahan. O mawaing Hesus, dagdagan mo po ang kakulangan ng mga tanda ng aking panampalataya upang ang mga tandang ito ay magawa ko sa mga naritong may sakit at sila'y aking mapagaling. O mawaing Hesus, pasakdalin mo po ang aking mga gawa upang ang mga may sakit ay aking mapagaling at nang maging sakdal ang kanilang panampalataya. O mawaing Hesus, papangyarihin mo po sana ang aking mga gawa at hustuhin mo po ang kakulangan ng aking panampalataya upang magkaroon ako ng matuwid na magsabi na ang panampalatayang walang gawa ay patay. O mawaing Hesus, dagdagan mo po sana ang kakulangan ng aking mga panalangin ng panampalataya upang maligtas at gumaling ang may sakit na ito. O mawaing Hesus, maging mabisang lunas nawa ang langis o ang tubig na ito na aking ipahid o painom sa may sakit upang maalis at gumaling ang kanyang mga karamdaman. O mawaing Hesus, mangyari nawa ang iyong sinabi sa may sakit na ito na manampalataya sa iyo upang siya ay gumaling. O mawaing Hesus, mangyari nawa sa may sakit na ito ang iyong sinabi na ang lahat ng bagay ay may pangyayari sa Diyos.